si Papa, pilit mo pa rin binabalik? Hindi ba't nilipat mo ang Papa nun sa ward? Mabuti nga ikaw, isa lang kasama mo eh. Eh, Papa, buong ward! Wala kang karapatang kaawaan ngayon. You know, Moira, revenge is a dish best served cold. And it's truly delicious. Ano, Nina? Ninette, nasa rotation lang sa ibang hospital si Annalyn. Huwag kang mag-alala, Alinette. Safe ang anak natin. Dok, ibig niyo po sabihin, isasarap po yung ospital? Dok, kailangan ko po umuwi. May anak po ako. Kailangan po ako ng anak ko. I understand. But we need to control the virus. Wala mo na makakalabas at makakapasok ng ospital. Ilalockdown natin ang buong ospital na to. Anong ginagawa mo dito? I just wanna talk to you. You need to get out of here. Please, umalis ka na. Gusto ko lang naman mag-usap tayo eh. Kahit saglit lang. Please. I'm telling you, please. Umuwi ka na. Sabi mo nga, hindi pa kumpirmado. Baka pwede naman palabasin muna kami rito. Gusto namin umuwi. Sandali lang. Makakamatay yung sakit na yan. Opo, sandali lang. Totoo, hindi pa kumpirmado. TSB nga to. Pero inuulit ko, wala munang makakalabas para sa kaligtasan ng bawat isa. Hello. Zoe, anong balita? Makakalipat na ba ako ng room? Mami, kakausapin ko si Daddy para malipat ka na ng room. May outside rotation pa ako later. Sa tingin mo ba, aasikasuhin ako ng Daddy mo? Eh, di ba nga, pinalayasok sa bahay natin? Mami, mag-tiis ka na muna, kahit sandali lang. Sige na, I have to go. Baka malate pa ako. Malayo pa yung San Regada Medical. Saan ba yun? I've never heard of that place. Ay, itong sa San Regada Medical din yung rotational duty nyo ngayon. Sila Doc Santos, saka si Doc Yula, andun rin sila ngayon. Kaso, baka hindi mo na sila abutan. Excuse me? Usapang mag-ina ito? Palasabat lang? Mami, ano ba? Stop it! Don't be rude. Just get me out of here. Bye. Bumalik ka na, ha? Sige, hindi ko na po yung kamar. Kukunin ko lang po. So, antay lang rin po tayo rito, ha? Nurse, can you get me some water, please? So, ma'am, mamaya kunin ko lang po yung ano nyo, ha, gamot nyo, ha? So, Nurse Evan, you heard what I said. Huwag ka nga magbingi-bingihan dyan. Get me some water! Ay, ma'am, ang ingay po dito, no. Hayaan nyo na po yung maingay, ha? May kailangan pa ho ba kayo? Okay lang po kayo. Kunin ko lang po yung gamot nyo, ma'am. Pagaling po kayo. Nurse Evan! Ang ingay talaga dito. Nakakaloka. Ma'am, pasensya na. Oh my God. Kumain na ba kayo, Changsu? May gusto ba kayo? Ay, thank you. Kumain ako, pero pizza pie. Sir, alam mo na po yung balita sa San Regado Medical? Ano yun? Sir, ilalockdown daw po yung ospital eh. Ha? Lockdown? Bakit? Changsu, yung isang ospital, pagka magla-lockdown, either po, meron pong chemical contamination, may bomb threat, may active shooter, or may virus na kumakalat po dun sa ospital. Basta Changsu, hindi po siya magandang balita. Evan, kumalma ka muna. Are you sure about this? Sir, binabalita na ngayon eh. Sana nakaalis na sila Annalyn dun. Hindi ko nga matawagan eh, kanina pa. Diyos ko, huwag naman sana yan yung viral outbreak. Hindi kayo nakapasok na sa bansa natin yung virus na galing sa ibang bansa. Ako, napapanood ko talaga yung Dok eh. Ala. Si Zoe, papunta siyang San Regado. Si Annalyn. Hindi ko makontakt si Zoe. Ako rin eh. Wala. Wala. Hala, sir. Hindi kaya nandun pa sila sa San Regado kasi, sir, mahirap po yung signal dun eh. Baka nadamay sila sa lockdown. Pasensya na kayo. Hindi kayo talaga pwede pumasok. Sir, pasensya na. Bawal po talaga. Pwede. Sige, tingin lang dyan. Pasensya na. Ma'am, kita ko.
Bakit, ma'am? Papasok po ako. Bakit po, kuya? Ano po bang nangyayari? Ma'am, naka-lockdown po yung hospital. Wala, ma'am. Bakit po naka-lockdown? Kanina lang po dinikit pati buong barangay, may lockdown po. Kaya wala po pwedeng pumasok. Ma'am, ang report po sa amin para maiwas ang pagkalat ng virus na TSV. TSV? Paano nagkaroon ng transistemic virus dito? Ma'am, hindi ko po kayo masasagot. Sumusod lang po kami sa utos. Pero sir, kilala niyo po ba si Dr. Annalyn Santos? Ma'am, pasensya na kayo. Nakalabas na po ba siya? Ma'am, pasensya na kayo. Hindi ko po siya kilala. Ma'am, sige na po. Bawal po talaga pumasok. Pasensya, pasensya na po talaga, ma'am. Pasensya na po. Sige na po, ma'am. Sige na po. Hindi po talaga pwede. Pasensya na po kayo. Salamin na yung gate. Pasensya na po kayo talaga. Prevention is better than cure. Ito ang sitwasyon ngayon sa San Regado Medical matapos ang hinihinalang kaso ng transistemic virus o TSV. Upang mapigilan ang pagkalat ng virus na ito, isa sa ilalim ang naturang ospital sa isang lockdown. Ito po si Pet Narvasa para sa KTN News. Doktora Salvador, Nurse Bioli, siguraduhin lang natin na maayos yung kalagay ng mga tao ngayon. Ha? Kailangan niya po ng mask. Annalyn. Ay, Doc. Kamusta ka? Okay lang ako, Doc. Naghahanap lang ako ng signal. Gusto ko po sanang kamusahin si Nanay. Medyo mahirap yung signal dito. Kaya nga po, Doc. Doc, okay ka lang? Parang nahihilo ko eh. Doc, malinat ka po. Parang nalalagnat ka. Lalaki na ubuhan ako. Pangalan niya ay Gerardo Cabrera. Gerardo Cabrera? Gerardo Cabrera po. Siya yung nakainuman ni Mang Idoy. Sino si Mang Idoy? Doc, si Mang Idoy po yung pasyente namin kanina. Yung namatay po kaninang madaling araw lang. Tapos meron po siyang positive symptoms ng TSV. Isolation room. No, you stay here. Baka mahawa ka pa. Ako na lang aalis, ha? Michael! Stay away from me, Michael! No, Denise, please listen to me. Pwede bang makausap kita? Inis na kamali ako. Akala ko mahal ko pa rin si Lynette. Pero mali ako eh. Hindi pala yun ang nararamdaman ko sa kanya. Ikaw, Denise. Ikaw talaga mahal ko. Please, Michael, Denise. Bitawan mo ko, Micah! Denise, come on. Alam ko sobrang galit mo sa akin sa mga nagawa ko, pero please naman. Michael, hindi ako galit sa'yo. Baka mahawa ka sa'kin. Come on, Denise. Huwag ka naman magsinungaling. Alam ko, alibay mo lang ito eh. Hindi totoo yung sinasabi mo. What are you talking about? Michael, believe me. No! Come on, hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Tito Michael.
Tito, totoo po yung sinasabi ni Doc Denise. Papunta nga po siya ng isolation room eh. Meron po kasi siyang symptoms ng virus. Kaya please huwag niyo po siyang lalapitan. Hindi, wala akong pakialam. Denise. Denise, sasamahan kita. Aalagaan kita. Mas kailangan mo ako ngayon. Michael, no. Sumama ka sa akin. Baka mahawa ka pa. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang TS virus. Mataas ang fatality rate. At wala pang available treatment dito, Michael. So please. Denise, I don't care. I don't care. Denise. Ito, Michael. Denise? 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 Michael, please. No. Please. Denise, wait. Denise, wait. Can you please listen? Makinig ka. Kung nasan ka, nandun din ako. Hindi kita iiwan. Maraming sa alagaan kita, mas kailangan mo ako ngayon. Mahal kita, hindi kita iiwan. Please. Michael, please, iwan mo na ako. Please. Kaya hindi mo po pwedeng gawin yan. Huwag ka na po lumapit kay Doc Denise, please. Annalyn, wala akong pakialam kung maawa ko. Denise, I will take care of you. No, I'll take care of you. Sige lang, makuha na natin ang temperature lang na nandito sa ospital. Ah, sige, Doc. Tapos, ihiwalay na rin kaya natin yung mga may symptoms na tsaka sa mga wala. Pati yung mga senior citizen tsaka may comorbidities. Sa isolation ward na lang ilagay yung mga may symptoms. Sige, Doc. Ako na lang magre-relay sa management. Eh, Doc, kamusta si Doc Denise? Nasa isolation ward na siya. Sinamahan pa nga siya ni Tito Michael eh. Hindi siya iniwan ni Sir Michael. Akala ko break na sila, di ba? Ingo. Eh, ayaw niya talagang iwan si Doc Denise kahit anong mangyari. Hmm, ano ba naman yung katunay sitwasyon? Mayroong pang love life. Sana ko. Ay, basta kuhanan natin ang temperature lahat ng mga pasyente dito. Apo, Doc, nagpaalan na ako natin sila lahat ng mask. Ay, sir, mag-mask po kayo. Leave me alone, ayoko mag-mask. Ha? Sir, tagal po. Protection niyo po yun at ng mga tao dito against the virus, so please wear your mask. Hindi pa nga confirmed yan eh. Tapos pinalockdown niyo yung hospital. Masisira yung pangalan ng hospital namin. Sir, kaya po namin ginagawa to eh kasi kapag lumabas po kayo, eh baka mahawa yung mga tao sa labas. Pero nakasalanan niyo to eh. Dahil kinumbinsin niyo si Dr. Maniego na ilockdown yung hospital. Akala niyo kung sino kayong magagaling? Tapos hindi niyo man lang kami sinabihan. Alam niyo, as officer and stockholder of this hospital, you should have informed us before niyo pinasara ang hospital. Ay, sandali lang ho ah. With all due respect, sir, kahit naman po ipaalam namin sa inyo, wala ko yung magiging say dahil hindi kayo medical professional. At saka yung virus, hindi niya ho alam na stockholder kayo. Kaya tignan ho natin pag nagkasakit kayo kung saan kayo dadali ng yabang niyo. Teka na nga! Bastos ka! Hoy! 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 Tulong sa problema! Eh, huwag ka nang dumagdag! Nilalagyan na nga namin yung buhay namin sa panganib eh! Tapos babustusin mo pa yung doktor? Unting respeto naman po! Di ba official ka pa ng ospital? At sabi ni Doc Maniego, ginagawa natin to para sa kaligtasan ng isa't isa, kaya mag-mask ka! Oh, mag-mask ka! Ay! Talaga, tigas ng ulo! Bahala ka! Sungit. Michael, hindi ka ba nag-iisip sa pagsama sa akin dito? Nadamay ka rin sa mga may sakit, oh. Kung hindi kita sasamahan, sinong mag-aalaga sa'yo? Pero nga sila, oh.
Ayaw mo nun? Ikaw may personal na taga-alaga sa'yo. Gwapo pa. Oh. Michael, gagawa po pang magpa-cute. E paano kung manghina ka na rin? Ayun na ngayon. E di sabay tayong manghihina. Michael, stop it! Makinig ka sa akin. Ayokong mahawa ka. Ayoko rin mamatay ka. Okay? Denise! Michael! Denise! Makinig ka. Kung mamamatay ako na kasama ka, ako na ata ang pinakamaswerte sa buong mundo. Ha? Okay lang yan. Huwag ka na masungit, ha? Humingiti na yan. Kita ko. Kita mo. Oo naman. Ayan o. Tagus eh. Hello, Mom. Hello, Zoe. Ano bang ginagawa mo dyan? Umuwi ka na dito. Huwag kang magpakamartir dyan. Balitang balita na may virus na nakamamatay. Hayaan mo na lang si Annalyn dyan. Mami, ano ba? Huwag kang sumigaw. Hindi rin ako makakaalis dito dahil naka-lockdown yung buong barangay. Basta uuwi ka na ngayon, period! Kakausapin ko yung mayor dyan para paalisin ka. Ibigay mo sa akin pangalan niya. Ay, namatay! Alan! Tulong, tulong! Sige na, Mami! Tulong! Zoe, Zoe, sandali lang! Zoe, ano ba? Ako po, doktor po ako. Miss? 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 Ano nangyari? Unconscious siya, pero kailangan na natin siya i-check up. Pwedeng buo ba yung blood sugar niya or tumaas yung BP niya. Or even worse than that, kaya kailangan na natin siya maipasok. Doktor po ako, I'm Dr. Zoe Tanyag. Buti dok, alito po kayo. Maraming pasyente sa loob. Kailangan namin ng tulog. Kaya, ipasok na natin siya, please. Ma'am, dehydrated po kayo, so i-rehydrate po muna namin kayo ng swero, ha? Dito po muna kayo. Ah. Dok, ano dok, meron? Nahihilo daw po, sige, dok. Sige, dito muna siya. So, eh, dok, dok. Ma'am, sandali lang po, ah. Sakit po yung chan ninyo? O, oh, sige, ah, Lisa, wheelchair! Anong nangyari? Ma'am, nakapagsalita po ba kayo? Conscious po kayo? Sige, pakuha na lang ng BP din. Sige, for observation muna. ID na lang po, sir. Ah. Boss, doktor po ako. Ah, sige pa, Doc. Salamat. Zoe, anak. Ito po. Excuse me lang. Dad, anong ginagawa mo dito? Delikado dito. You have to go home. Anak, din na lang kita nagamit kasi alam ko magtatagal ka dito. Nakita na ba kayo ni Annalyn? Alam po, inabutan daw na siya ng lockdown. Hindi, Dad. Nasa loob sila. Hindi sila pwede lumabas. Dad, you have to go home. Delikado dito. Tay! Tay! Annalyn? Annalyn! Annalyn! Ano po ginagawa niya dito? Umalis na po kayo dito. Ano, anak? Ano po ginagawa niya dito? Umalis na kayo. Hindi kita marinig, anak.
Umalis na po kayo dito. Delikado po dito. Dad, sabi ko sa iyo. Hindi, anak. Sasamahan ko kayo dito. Alam mo ba? Proud na proud kami sa iyo ng nanay mo. I got you, anak. Dalawang araw mula nang ma-lockdown ang San Regado Medical, ilang pasyente na ang kumpirmadong namatay. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin sigurado kung dahil ito sa TSV dahil wala pa ang mga test kits na magkukumpirma nito. Ang tanong, kailan kaya darating ang mga test kits at gamot para sa TSV? Hanggang kailan sasailalim ng lockdown ang San Regado Medical? Ana Ruiz nag-uulat. Nabalitaan mo ba yung namatay kanina? Talaga? Buti nga may pare dito sa ospital para ma-bless yung katawan niya. Michael, paano kung tayo Denise, yung... huwag mo nang isipin yan, Denise, ha? Buti pa kumain ka na lang muna para lumakas ka, ha? Michael, okay ka lang? Wala yun. Okay lang ako. Sure ka? Hayaan mo na ako. Mag-rest ka na. Oo, huwag mo na ako intindihin. Tsaka parating na rin naman yung mga gamot, di ba? Malalagpasan natin to. Basta ipangako mo, lalaban ka, lalaban tayo. Ha? Malalagpasan natin to. Oo. Lalaban tayo, Michael. Michael! Wala. Nasamit lang ako. Okay na yan. Are you sure? Yeah. Kasi kung may dugo na yan, delikado na yan. We need to inform the doctors. Wala. Nasamit lang ako. Sure ka. Don't worry about it. Kukuha na lang muna ako ng ano, ha? Ng bagong kutsara. Babanyo na rin ako. Iwan ko na muna ito, ha? Sige, sure ka, ha? Hindi pa. Please, huwag muna. Gusto kong makabahoy kay Denise. Gusto kong makasama pa siya ng matagal. Huwag, Lord, nakikiusap ako sa inyo. Marami kayong oras na binigay sa akin na ginugol ko sa maling mga desisyon. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na maitama ang lahat. Kunin, Lord. Pakiusap lang. Gusto ko munang makasal sa kanya. Giselle, mag-usap nga kayo. Bakit mo ba pilit ipinadala si Zoe doon sa rotational duty na yun? Pag may nangyari sa anak ko, mananagot ka sa akin. Excuse me, nurse. Can you give her a mask? Kasi baka siya pang magkalat ng virus. Ito na again.
Sige ba? Medyo po. Kinulang po kasi kami mga doktor eh. Tapos bigla po kami may pasyente na umuubo po ng dugo. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag umuubo na po ng dugo, tapos dumudugo din po yung ilong, ibig sabihin po nun fatal na po talaga.